Aalis nga kami talaga today, guys. Ayan, nag-ready na ako. Hindi ito mga baon namin. May mga binake akong banana cakes and banana bread. So, dalawa itong andito na bilog. Yan siya. Nilagay ko lang siya sa cling film. Dalawa yun, guys. Yung isa nasa ilalim. Para kay Elisa and Carlo. Tapos, itong mga banana breads. Ang iba nito is, ibibigay ko dun sa friends ko sa Helsinki and kay Leia. Meron pa ko ditong sobra na tinapa. Ibibigay ko din to kay na Carlo. Para hindi siya masayang. Meron ako ditong garlic. Dadalhin ko para kay Leia. And itong sobra na cinnamon, bibigay ko na lang din to kay na Carlo. Tapos dito na side is yung para kay Bella. Yung gift namin sa kanya. Tapos yung sabon. Ito. Dadalhan ko si Leia nito. Tapos imi-meet din namin si Leia doon sa city mamaya. So, ready naman na yung mga gamit namin. Ito yung bag. Hindi ko yung bag ko. Yan lang yung laman ng bag ko, guys. Tapos yung kaanika, ready na rin. Guys, ready na kami. Wala dyan ko ay panuklay. Wala dyan ko ay kaligo. Bahala na ni. Basta kay Mulacaw na dyan ko. Pero naligo naman ako kahapon, guys. Okay na yun. Tapos malamig din ngayon. Tapos kandingon man ako. So, tapulan talaga maligo. Basta ang importante, nakailis og panty. So, punta muna kami doon kay Carlo ngayon. Message ko muna siya para hamit niya kami doon sa baba kasi nagmamadali na rin kami para makaabot kami ng vanta ng maaga-aga. Nandito na ako kay Carlo, guys. Nandito na siya ng makababa. Apartment niya siya sa taas. So, andun na guys, natit na namin yung susi dun sa nanay ni Nico kasi kailangan ng kasama ni Pimo sa bahay. Hindi kasi pwedeng iwan si Pimo, guys, na mag-isa lang for more than couple of days kasi kailangan niyang lumabas para umihi tsaka tumae. Kaya magsistay sa bahay namin yung nanay ni Nico for 3 days habang wala kami doon para merong maglabas kay Pimo para ano mag-toilet sa labas kasi hindi may marunong magmamit ng toilet si Pimo sa loob ng bahay, guys. Sige na nga. So ngayon, punta na tayo ng Uzi, ma. Dito na tayo sa Vanta, guys. So mabilis lang kami dito kasi ayoko rin na storbahuhin si Julie kasi nung tumawag ako sa kanya, hagisin niya lang. And alam niya naman na pag bagong panganak, nag-establish pa rin talaga yan sila ng routine ng baby. So mabilis lang kami dito kasi inhawol din kasi namin yung oras namin. So titingnan lang natin si Bella, dalawin lang natin si Julie and Bella. Miggy, can I borrow? No! I'll borrow Bella! She's so pretty! Yes or no? Atang na siya. Bella says okay. We'll go ride horses. Is it okay? Lagi yung nakaabang kung may bisita kasi takot na siya kuhanin daw yung kapatid niya. No? Ride horse 10 minutes, they will take Bella home. Then they will bring back. No! Yeah, after tomorrow. After tomorrow, is it okay, Miggy? No? Ay, paliton? Sinong bibili? I will buy Bella. Someone buys me a pony, I will let them ask borrow Bella. Okay. Okay, agree. I'll give you one pony. Mainit, boss, may baby. Doon na lang, boss. I'll give you one pony. Actually, I will give Bella, and they will stay for 10 weeks. Practice it every day. Nakikinig din ito. Kinig din ikaw. Finnish ikaw or Filipina? No, dalagang Filipina yan, no. Dalagang Filipina yung batang batutang yan. Kasi magaganda-gandaan kami, magmagagandang dilag kami, no? Always ganda-gandaan, always ganda-ganda. Chinita man siguro si Bella, day? Yung mata niya kay Robert. Kay Robert nga, no? Si Miggy ganyan. Oh? Pero si Miggy kasi when he was born, he's more like me, no?
ito kasi ngayon pa lang Robert na nakita mo na kay Robert. Si Mickey kasi nag-iba yung itsura nung medyo lumaki, nagiging Robert. Pero yeah. Buy you a pony? Yeah. If you buy me a pony. Akong pasalubong galing kay Kweni, na ambunan ako galing kay Julie. So ito yung magiging snack namin. Ito lang talaga gusto ko, yung pulburon, tapos binigay po ni Robert yung mani sa akin, tsaka yung ano tawag nito? Yan o yung tart. So titingnan natin, a taste of home. Salamat, Daiquins! Nakatuwa, guys, si Bella. Ang cute-cute. So, ngayon, guys, punta na naman tayo ng Helsinki. Nag-drive pa tayo ng about 20 minutes sa punta doon. Kasi ni-meet ko si Leia. Sa kanya ko kasi kukunin yung pera na pinapalit ko sa kanya. And yung mga banana cake na naiwan dyan, is ibibigay din natin sa kanya. Kasi ipamimigay niya doon sa mga friends namin din. Guys, grabe, ang sarap ng pagkain na to. Sobrang favorite ko talaga yung mga ube sa Goldilocks. Lami kaayo, salamat kaayo, Jude Ani, sa Gracia Lord, and nakatilaw me sa Taste of Home galing Pinas. Lami, Jude kaayo. Dito na ako sa labas ng building nila Leia, guys. Hintayin ko lang siya. Tapos daladala ko na rin yung bag for her na may lamang sabon, yung garlic, tsaka yung banana bread. Ito na yung para kay Leia. Apat na banana bread kasi yung isa sa kanya, ewan ko yung tatlo, magbibigay niya kay Luis. Tapos yung sabon niya, guys, na sa Harry Key din ang galing sa online. Tapos yung garlic na na-save natin galing dun sa mga garlic na nabili sa Habikiru Wakapaika. Ang ganda ng place nila dito, guys, sa Kalasatama. Kaso lang, sobrang mahal ng apartments dito. Hindi bababa sa 1,000 euros yung rental apartment dito, guys. Kasi sa city talaga ito. Tapos, isa ito sa mga bagong community dito sa Finland, dito sa Uusimaa or dito sa Helsinki. So, sobrang dami pang construction na ginagawa din dito. Salamat, Dai! Ay, congrats natin si Leia kasi meron na siyang work. Salamat, Dai. Naraunay, upat na banana bread, sabon o garlic. Pinanaghan na yung ubon ba? Mabawasan na yung stress niya, guys, kasi may trabaho na siya. I will go to Norway. What? Your work is going to be in Norway? Training, one way. Really? Hello? Thank you. Ito na yung pera, guys, galing sa Forex. As in, guy, ano magiging work mo? Share mo, guys. Tech support lang. Wow. Tech support lang. Pero related pa rin sa course mo, di ba? Wow. Congrats, guy. I love you, guy. Anong trabaho? Uy, ayamanin. Wow. As in, yung work mo talaga na, ano, no? 100 siya. Ang katugin sa imuhang trabaho or dili? Dili. Pero sa dati? Sa dati na course? Same sa call center ba? Oh, tech support. Hmm. Ako ni sang sweldo na napoy kuan. Napoy si tawag ani, katong bonus. Eh. Hello, congrats dai. Ay, manlako na. Unsa ni siya? Kanang gluten free ni? Dili uy. Ah. Di na gluten free ihat agay si Luis. Okay. Okay, si Luis sa may duol diri ah. Okay. Salamat dai. Ato na mi. Kani ako ana ni. Imuha na ng bag. Bye. Papalit ako kay Leia, guys, ng Kroner kasi pupunta tayo ng Sweden! Pero hindi naman tayo maglalakwat siya lang doon na bakasyon. Meron kaming sadya doon sa Norway. I mean, sa Sweden pala, kaya kailangan namin pumunta. So, ito na, guys. Meron na tayong Swedish Krones. Ayan. So, meron tayong 1,550. Or this is like 149... Ano ba to? 149.09. Yan. So, marami tayong pera, guys. May pa 1.5 tayo. Pero, may paggagamitan tayo nito, guys. Cash kasi ang kailangan namin. Guys, si Nico naiinis na. Nico is getting angry.
Kasi guys, ayaw niya talaga dito sa city mag-drive. Kahit naman ako guys, ayaw ko rin mag-drive dito sa city kasi napaka gulo ng driving dito, tapos napaka tight ng spaces talaga. Kaya madalang din ako na nagpupunta talaga ng Lahati para mag-drive. Ang sekava ng ano. Like it's like so annoying yung mag-drive sa city talaga kasi nga maraming turns, tapos yung iikutan mo malayo pa. Pero doon sa countryside guys, malawak kasi doon, kahit saan ka umikot doon pwede. Right now papunta na tayo doon guys sa port or yung Kalasatama or yung Satama, Kalasatama or yung Satama or yung port na kung saan nakadock yung aming cruise papunta ng Sweden. Dito talaga sa city nakakainis yung driving kasi lalo na ngayon na may mga construction, so nag-iiba yung road, sobrang daming blockage sa daan, tapos hindi talaga kami sanay sa city driving kasi nga taga bukid kami guys, taga countryside kami, tapos sa countryside kahit saan kami umikot meron pa rin talagang access road na madali lang. Eh dito, pag nagkamali ka ng ikot guys, iikot ka ng iikot, tapos ano, masikip yung daan, nakakainis. Sabi pa ni Nico guys, I try to avoid driving this place. No, for visit. Or like for like visit or like para mangmasyal lang kasi nga nakakainis din kasi yung road. And especially sa city, mahal talaga ang parking. Meron namang parking pero lahat talaga dito babayaran mo. Hindi kagaya dun sa amin sa countryside na kahit saan kami mag-park, okay lang. Pero dito talaga, hindi pwede. Sa Lahati din guys, kasi city din yon, so meron din bayad yung mga parkings doon. Lalo na dito sa city ng ano, Helsinki, sobrang mahal dito guys. Babayad kami ng parking dito guys, so yung babayaran namin is yung more than 45 hours, hindi yung 48 hours. So yung babayaran was 45 or 55 euros. Kasi 2 days kami na maglalayag papunta and pabalik galing ng Sweden. Kasi iwan namin tong car guys. Pwede naman siyang dalhin doon sa Laiva or sa cruise. Pero hindi naman kasi kailangan. Tsaka mabayad din kasi yung car. Mas mahal yung magiging ticket namin. Kaya iiwan na lang namin yung car dito. Para mas makatipid ng konti. Punta na kami ng Sweden. Where are we going? Sweden! We're going by cruise, guys. So, of course, isasama din namin kayo sa cruise. Ano yung mga ganap namin doon sa cruise? Hindi ko sandun to sa car, guys. Pina-final check niya yung mga andoon. Pero, dito naman, safe naman dito kasi may 24/7 service dito ng monitoring. And wala namang makukuha doon sa car namin, guys. Dito nga talaga sa city, lahat ng galaw mo may bayad, lalo na yung parking. And mahirap din naman kung magko-commute kami galing sa countryside guys, tapos magpapahalit kami sa nanay ni Nico ganun, and meron din siyang trabaho. Anyway, yung nanay ni Nico yung magbabantay kay Pimo, so hindi mag-iisa si Pimo and hindi siya maiiwan na mag-isa doon sa bahay. And after ng shift ng nanay ni Nico, uuwi din siya doon sa amin. Tapos siya na ang magpapakain and maglalabas kay Pimo para umihi tsaka tumae. Dito na nga kami sa port guys. Eh, nakapag-check-in na rin kami. So, meron kaya naglaro yung dalawa. So, ano guys, meron kami buffet for dinner tonight as well as breakfast tomorrow morning. Punta tayo dun sa port guys or yung gate. Saan ba yun? Travel light lang talaga kami guys. Nagdala lang kami ng couple pairs of clothes. Pampalit extra lang. Pero kung hindi naman kailangan magpalit, hindi kami papalit ni Nico.
kung hindi pa madumi yung damit namin, hindi kami magpapalit. Hintayin lang namin yung ship namin kasi mag-o-open yung gates at 4 o'clock pa ng hapon. So, 3:30 pa ngayon. Half an hour na lang, mag-open na rin yun tapos papasok na tayo doon sa loob. Yan lang ang bit-bit namin, guys. Tapos yung bag ni Anika, tapos bag ko. Yan lang. Wala kami maleta-maleta. Light lang talaga kami yung mag-travel. Kakapagod kasi mag-travel, guys, na sobrang maraming bit-bit. Mas okay na yung light lang kasi hindi ako masistress pagbalik ng bahay kasi magtutupi-tupi pa ng mga damit, maglalaba, ganyan. Yun. So, kung hindi naman madudumihan tong damit namin na to, ito pa rin yung ibabalik namin bukas. Pero yung pabalik na sa Helsinki, doon na kami magpapalit ng damit. Kasi, ayong araw lang naman namin ito ginamit, diba? Sa Philippines nga, yung mga damit natin, ilang beses din natin ginagamit as long as hindi pa naman mabaho, diba? Pero, kasi pagpabalik namin, dadaan kami balik ng kinakarya. Kaya, dapat nakaligo kami noon and nakapagbihis kami kasi nga mayroong baby doon, di ba? So, meron kami mga tarts dito, guys, na nanggaling doon kina Julie. Ito yung pasalubong ni Kwenny. So, papatikim natin kay Nico. Makain si Anika ng mani, guys. Is it good, Anika? First time niya makakain itong happy na mani sa Pilipinas. Pero konti na lang yung laman ng happy, guys, no? Hindi kagaya dati ba? Marami siyang laman. Pero ito, konti na lang talaga yung laman niya. Nung bata ako, marami man itong laman, eh. So, parang medyo malaki ang packaging. Pero ito, sobrang liit. Kumain din si Nico ng mani, guys. Sabi niya, bakit daw maliliit daw yung packaging ng mani natin sa Pilipinas. Sabi ko kasi hindi maka-afford yung mga tao bumili ng mga pagkain kapag malalaki yung portion or malalaki yung packaging. Kasi pag maramihan na, di syempre mahal na rin yun. Sabi niya, hindi daw maganda na maliliit daw kasi nga sobrang dami daw plastic. Compare sa malaki daw yung plastic, di isang plastic lang, ito sobrang dami daw maliliit. Eh, ganun talaga. Iba-iba talaga tayo ng kultura dito. Kasi sa kanila, guys, malalaki kasi talaga yung mga packaging ng mga pagkain. Like, hindi ka makakabili ng ganito kaliit na packaging ng pagkain dito sa Finland. Kasi nga, malalaki. Pero, marami ding options na biodegradable siya. Nagustuhan ni Anika, guys. You like it? Mm-hmm. Is it spicy? No. No? It's yummy. Nagustuhan. It's a happy nuts. It's a happy nuts. It's gone. Yung happy naman, guys, hindi siya yung magkadikit. So, nakita ni Anika. Is it good? Naubos na namin, guys. Grabe, no? Ang liit talaga ng laman na ng happy. Dati-dati parang marami-rami pa ang laman nun. Parang ito, parang maliit lang siya na kutsarita yung mani niya na laman ba. Sobrang mahal na talaga sa atin. You know what? Before daddy, this one, this is still like full and much bigger. But now, this is like a small spoon of nuts. You know, even Finland, it's expensive. The bread is diameter is same, but the hole is growing every year. Do you understand? There is a hole in the center. Ah, the hole in the center. It's growing and it's getting thinner and the what is boy toy? A butter. Butter. It's always getting like the smaller and smaller. Yeah, it means. Your coffee first. All time it was like 500 grams one packet, now it's 475. Okay, so this means like in my country it's also like very expensive now, because even this was very cheap before, but now it's a smaller packaging and it's less content. It's not really full, right? Everything is so expensive there as well.
Want more nuts? Tomorrow. Okay. You like it? Nagustuhan ni Anika yung nuts, guys. Ay, kailan ba tayo makakauwi ng Pilipinas? Makakain tayo ng maraming ganon. So, yan yung bag ni Anika, guys. So, it's spicy nuts. You like that one? Are you excited? No. No? No, pero gusto niya nang pumasok. Kanina pa niya sinasabi na, let's go! Hanapin lang natin saan yung aming magiging kwarto for tonight. So, ito yung magiging kwarto namin, guys. 6,109 yung number ng aming room. Ito yung magiging kwarto namin for tonight. Magtatabi lang kaming tatlo. Ito yung kinuha namin, guys, kasi takot ako na mahulog si Anika. And sanay naman kami na matulog na magkatabi kami. So, wala tayong view dito kasi ang room natin is nasa gitna. Meron lang siyang parang curtain pero wala talaga siyang bintana. And, we have towels. Actually, I bought extra towels for us. Tapos, ito yung toilet and bath. Maliit lang siya. Saan yung ilaw dito? Yeah, so ito yung toilet and bath dito, guys. Yan, maliit lang siya, guys. Tapos, enough lang. I think, Nico, you will hit your head here. You're so tall. Tinignan ni Nico, wala daw ang bintana. There's no window? Oh, where's the window? There's no window. Nee. So, we are going to sleep here. Ay, meron kaming TV and hair dryer. So, yun lang. Meron sa room na to and yung chair. May ilaw din dito. Yan. Maliit lang siya. I think this is less than 20 square meter. Yeah, this is very small cabin. But this is enough for us. Hindi naman tayo dito forever. So, like any other places, guys, meron talagang mga rules and regulations na kailangang sundin. So, dito sa loob ng cabin namin, bawal dito mag-party and uminom. So, merong area dito yung mga bars kung saan ito pwede uminom. And we need to follow all those things. But when you were younger, people are smoking inside the cabin. Like in the alley, corridors, people are smoking. And there was on the floor. Burn marks in the floor. Really? Not maybe stamping, but if you're trying and if it fall there. Yeah, so it makes some marks on the floor. Ah, but nowadays it's not allowed, and it's also not allowed to drink and smoke here inside the cabin. Maliit lang itong cabin, guys, but this is enough for us that we'll be able to sleep comfortably dito mamaya. Mamayang gabi dito kasi bukas pa tayo ng umaga makakarating ng Sweden. So lalabas muna tayo, guys, kasi walang signal doon sa loob ng cabin namin. Maghahanap tayo ng place na pwede nating matambayan and makainom din si Nico doon sa mga bar. Kasi mas mura ang alcohol sa cruise compare sa land or doon sa Helsinki and doon sa Sweden. So pag nasa cruise, mas cheaper ang alcohol. So, sabi niya, iinom siya tonight as much as he can. Yung hindi naman na, grabe talaga na, naghapang na siya. Yung kaya niya lang naman. Pero hindi naman talaga yan siya lasingiro. Guys, na over-over kong uminom. Ito kami sa pinakataas na part ng cruise, guys. Ito na yung pinakamataas na part kung saan ka pwede maglakad-lakad. Andito pa rin tayo sa Helsinki. Hindi pa rin maalis yung ship sa port. Mamaya pa kasi 5:15 pa alis yung barko. So, naglo-load pa sila ng mga cargo and yung mga tao.
sa ship na to. Hindi na kami nag-jacket. Pero okay lang, kaya naman siya. So dito sa taas, guys, makikita natin dito yung Orthodox Church. Yan, Orthodox Church yan siya, guys. Na-influence yan siya ng Russia dito sa Finland. And yung Sky Wheel, or yung pinakamalaking Ferris Wheel dito sa Helsinki. Tapos yung area na yun, guys, kung saan meron kayo makikita mga orange tents, is yan yung marketplace sa Helsinki, as well as yung katapat niyan is yung Presidential Palace. Sa likod ng Sky Wheel, guys, andyan din yung pinakalikod niyan, andyan yung Helsinki Cathedral, or yung pinakamalaking church dito sa Finland. Na to, guys, meron din doong smoking area for those individuals na kailangan talaga manigarilyo. So kukuha tayo dito ng program, guys, para malaman natin ano yung mga activities nila for the kids. There are also a lot of spaces here, guys, for the kids to play. So andito kami ngayon sa kids playroom. Naghihintay kami ni Nico for Anika. Habang naghihintay kami sa aming dinner, pinapalaro na muna namin si Anika dito. So kami ni Nico is wala lang. Chill-chill lang kami dito. Kaupo lang. Gumagalaw na yung cruise, guys. Paalis na tayo ng Finland. Kitos! Meron kaming buffet, guys, for dinner and breakfast. Yeah? Ville. Yo. But for kids, meron din sila ditong designated space for the kids. Yan! Wow, there's chicken! Man natin lahat, guys, as much as I can para masulit natin. Ang daming food choices, guys, hindi ko nalilito. Okay, you want hot dogs. You want hot dogs? How many hot dogs you want? Maybe two? Four hot dogs?
And the chicken? How many pieces of the chicken? Okay, what else? Sobrang dami yung pagkain, guys. Nakakalito anong gusto mong kunin. Pero tinikman ko actually halos lahat ng mga pagkain na andoon sa table. Especially yung mga seafoods, yung mga salmon, yung sili, yung mga iba't ibang klaseng isda na meron dito sa buffet. And yun yung mga isda na siniserve nila na nanggaling din dito or native dito sa Scandinavia. May mga potatoes din. Meron silang mga different kinds of smoked salmon. Iba't ibang klaseng preparation and yung mga karne din nila naka-smoke, may mga cold cuts na iba't ibang klase. Of course, yung salad hindi yan mawawala. So, small portions lang din yung mga kinuha ko. Pero actually, sobrang busog ako, guys. Nag-enjoy ako doon sa mga sweets nila kasi yun naman talaga ako. Meron talaga akong sweet tooth. So, lahat ng klase ng cakes tinikman ko, guys. And I'm planning to make or remake or recreate this kind of cakes, guys, into bite-sized pieces in the future kung meron akong mga parties. Magandang idea siya para gawin. Also, there were cheese platters or mga cheese areas na pwede kang kumuha din, guys. Sobrang dami. Hindi ko talaga kayang tikman. May ice cream pa na different kinds of flavor and meron ding mga different kinds of toppings for the ice cream. Yung mga pies nila, sobrang dami. Of course, there was also a carving area kung saan pwede ka makakuha ng steak. Kasali din yan dun sa buffet. Yung plate ko naman, guys, is my shrimp. Hindi ko alam ano yung mga pinagkukuha ko. Pero, gusto kong tikman. Pero itong shrimp pala, ganito yung shrimp dito sa Scandinavia, guys. Marami siyang itlog. Yan, oh. Ganito din yung tinikman namin sa Norway. Napakasarap niya. So, yan na, guys. Kumakain na si Anika. Is it yummy? Diba? Tingnan nyo yung shrimp nila, guys. Alon, oh, sobrang daming itlog. Ang taba. Ang sarap. Sinosaus ko siya doon sa parang sauce. I don't know ang tawag yun, pero ang sarap niya. Mm. Sobrang matamis yung shrimp nila. Sumahaba na ang pila, guys, kasi nagdadatingan na din yung mga tao dito sa restaurant. Pero kanina parang konti lang yung tao. And sobrang dami talagang pagkain. Siguro hindi ko matitikman lahat kasi baka mag-mix up na talaga yung chan ko niyan. So hindi ako kakain ng may patatas tsaka yung any kind of may carb para hindi ako mabusog agad and matikman ko as much as I can. Ang dami nilang pagkain, guys. Tapos habang naglalayag kami ngayon pumunta ng Sweden, nafe-feel ko na nagbalod-balod na siya ba? Pero okay lang naman. Pero ma-feel mo talaga na gumagalaw talaga yung ship. Grabe, guys. Lami jud ka. Ayos siya. Grabe, guys. Busog na ako. Hindi ko na kaya. Sobrang dami yung nakain ko. Kakunting-kunting portion, pero pag pinagsama mo yun, sobrang dami na. And yung ice cream ni Anika, ito pa. Hindi na ako kumuha ng ice cream para sa akin kasi hindi na talaga kaya. Pero tatry kong kainin ito, guys, kasi napakasaya kung ilalagay lang ito doon tapos hindi siya makakain. Silang tax-free dito, of course, guys. So mas mura yung mga alcohol, makeups, perfumes, and halos mga products na imported na meron din doon sa Finland. Mas cheaper siya dito sa Laiva or dito sa Cruise. Sobrang daming alcohol, guys. Mga chocolates, of course. It's weekend, we can buy some chocolates. So meron din sila mga clothes, shoes. Sobrang dami din nilang products, guys. Tapos yung mga candies, chocolates na meron din naman dun sa Finland. Pero mas cheaper talaga siya dito. Kasi nasa tax-free nga siya or dito sa duty-free. Really? What is that? Ah, that's... Is it lakritsi? Salmiakki? Or lakritsi? Salmiakki. Even long time ago, it's the same? Oh. Okay.
Yan na guys, namimili na si Annika ng chocolates niya. Of course, yung Fatser ng Finland, di yun mawawala. And dito lang din makakabili sa Laiva or sa Cruise ng mga maliliit na bottle ng alcohol. Son Moomin! May mga bags din sila guys, of course. Moi, can't you upset ka? Mga beer din dito guys is half price din talaga shopper box doon sa Finland. Mas cheaper siya dito. Ay, nakaganito na o, nakaready na kasama na yung cart niya guys. 79 and 80. Alam niyo ba, mas mahal yung ganyan sa Finland, yung per box. More than 35 euros sa Finland guys. Pero dito, about 10 or 20 euros yung difference talaga. Kaya pag summer or kahit ngayon, sobrang daming mga Finns na nagpupunta sa Estonia para mamili ng alcohol doon sa Cruise o kaya pag nagpunta sila ng Sweden. Meron din silang mga karne guys na nasa frozen. Pati yung shrimp na kinain ko kanina, meron din sila dito. You know, 10 euros, 95 euros.